Hello mga ka-Jay Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, magpo-phone comparison tayo between sa dalawang very affordable na entry-level smartphone ngayon, ang Infinix Smart 6 Plus versus the Tecno Spark Go 2023. Ano yung perfect smartphone ng para sa'yo? Tara mga ka-Jay Vlog, check natin. So yan, very interesting po itong i-phone comparison natin for today dahil super affordable po ng mga smartphones ito. At yan nga ang Infinix Smart 6 Plus and the Tecno Spark Go 2023. So nakakatuwa talaga itong dalawang brands na to kasi nag-o-offer sila ng mga very affordable na smartphone na merong magagandang specs sa ganitong price segment, of course. Kasi mga ibang brands na makikita nyo, very affordable naman pero hindi ganun kaaya-aya yung mga ibang specs na ma-offer nila. Lalo na ang RAM at ROM. So itong dalawang smartphone na to ay maganda naman yung ROM na ma-offer. So first, dito tayo sa Infinix Smart 6 Plus kasi siya yung mas unang na-release dito sa Philippines. So meron siyang presyo na 4,799 pesos or almost 4,800 pesos na meron 2GB RAM and 64GB internal storage. Compare naman kay Tecno Spark Go 2023 na meron 2 variants. So yung unang variant niya ay meron presyo na 3,499 pesos or almost 3,500 pesos lang na merong 3GB RAM and 64GB internal storage. Tapos yung pinakamahal variant niya, napakakonti lang ng price difference, 200 pesos lang. Meron na kayong meron na kayong 4GB RAM and 64GB internal storage na meron presyo na 3,699 pesos or almost 3,700 pesos lang itong si Tecno Spark Go 2023. So kung makikita nyo naman, very affordable itong dalawang smartphones na to. Kaya marami rin nagde-decide ano bang perfect smartphone ang para sa kanila kasi may advantages of course sila sa isa't isa na mamaya tatalakayin natin yan para makatulong sa inyo sa pag-decide kung anong smartphone ang para sa inyo. So next on mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. At unahin muna natin dito sa Infinix Smart 6 Plus. Number 1, of course, sa kanyang screen size. So, di hamak na mas malaki yung screen size na ma-offer ni Infinix Smart 6 Plus. Pero yung 6.82 inches na. So, almost 7 inches na yung ma-offer sa Infinix Smart 6 Plus. Compare kay Tecno Spark Go 2023 na nasa standard na 6.56 inches. So, for me, mas gusto ko kasi sa isang smartphone yung merong large display. At ma-offer talaga yan ni Infinix sa mga entry-level smartphones sila. Kasi ganyan naman yung mga normal screen size ng Infinix entry-level smartphones na perfect, na sobrang nagugustuhan ko naman, of course. Number 2, sa refresh rate. So, ito nakakatuwa talaga si Infinix Smart 6 Plus. Biruin yun, below 5,000 pesos lang ang smartphone. Biruin yun, 5,000 pesos lang itong smartphone na to. Nakapag-offer na ng 90 Hz screen refresh rate. So, super rare yan sa ganitong price segment, di ba? Usually, 90 Hz, nakikita natin yan sa mga presyo na 6,000 pesos pataas. So, sa 5,000 pesos below, sobrang rare pa lang yan. Yun, compare kay Tecno Spark Go 2023, syempre na nasa normal na 60 Hz refresh rate. And number 2, sa chipset. So, sa chipset, both phones, low-powered talaga yung chipset na in-offer nila. Manage your expectation, of course, dahil sobrang mura na nitong smartphone na to. Kaya expect nyo na hindi po parehong for gaming itong smartphone na to. More on casual usage lang itong si Tecno Spark Go 2023 and the Infinix Smart 6 Plus. So sa ganito, sa ating phone comparison, mas okay pang chipset ni Infinix Smart 6 Plus compare kay Tecno Spark Go 2023. Dahil yun nga, G-series na G25 compare sa Tecno na sobrang sakit sa tenga, MediaTek Helio A22. So super super duper outdated na yung chipset na A-series. I think dapat G-series na lang nilagay ni Tecno dito. Kasi yung A-series, quad-core pa nga lang yan eh. So, sobrang sakit sa, ano yan, damdamin pag maglalaro kayo. Pero pag casual lang naman, social media, nanonood, okay naman gamitin itong Tecno Spark Go 2023. So, yun lang naman mga J-Vlog, yung napansin ko, advantages is Infinix Smart 6 Plus dito kay Tecno Spark Go 2023. Next naman dito tayo kay Tecno Spark Go 2023. At number 1 dyan, of course, sa kanyang RAM. So ito nakakagulat sa Tecno Spark Go dahil below 4,000 pesos sa meron na siyang 3GB RAM or 4GB na RAM na super duper rare yan natin na makikita sa ganitong presyo na below 4,000 pesos. So compare naman kay Infinix Smart 6 Plus na sobrang layo, of course, 2GB lang ang RAM na ma-offer ni Infinix Smart 6 Plus. At ang pinakalas sa presyo, of course, so di hamak na mas maganda sa mata ng consumer ang presyo ng Tecno Spark Go 2023 dahil below 4,000 pesos nga lang siya.
Pero don't get me wrong, si Infinix Smart 6 Plus ay super affordable din naman, pero yun nga, mas affordable pa si Tecno Spark Go 2023. Sila mga J-Vlog, yung mga napansin ko, advantages sila sa isa't isa. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo between dito sa dalawang smartphones na to. So si Infinix Smart 6 Plus ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 8 megapixels. At yung pangalawang camera niya is VGA depth sensor. Meron siyang LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Compare naman kay Tecno Spark Go 2023 na meron dual rear camera rin. Yung main camera niya is meron 13 megapixels. At yung pangalawang camera niya is VGA AI lens. Meron din siyang LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Pagdating naman sa front camera, both phones ay merong 5 megapixels. Sa screen naman, si Infinix Smart 6 Plus ay merong 6.82 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD Plus 720x1600 pixels na meron 257 pixels per inch. Support niyang 90Hz screen refresh rate at naka-notch display siya. Compare naman kay Tecno Spark Go 2023 na mayroong 6.56 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD Plus 720x1612 pixels na mayroong 269 pixels per inch and naka-notch display din siya. So as naman out of the box, both phones ay naka-Android 12 na po sila. Magdating naman sa chipset, si Infinix Smart 6 Plus ay mayroong MediaTek Helio G25 compare kay Tecno Spark Go 2023 na mayroong MediaTek Helio 822. Pagdating naman sa CPU, si Infinix Smart 6 Plus ay naka-octa-core CPU na mayroong clock speed na up to 2.0 GHz compare kay Tecno Spark Go 2023 na mayroong quad-core CPU na mayroong clock speed na up to 2.0 GHz. Both phones ay mayroong GPU na PowerVR GE8320. So, pagdating naman sa battery, both phones ay mayroong 5,000 mAh non-removable battery with 10-watt charging. Ngayon mga ka-JVlog, nandito na tayo sa conclusion ng video. So, ang pinaka-main na tanong, ano ba ang mas perfect smartphone sa inyo? Si Infinix Smart 6 Plus ba? Or si Tecno Spark Go 2023? So, clear winner naman dito sa ating phone comparison talaga, si Infinix Smart 6 Plus. Dahil yun, mas better yung ma-offer niya na specs compared dito sa Tecno Spark Go 2023. Pero meron nga main advantage si Tecno Spark Go 2023 dito kay Infinix Smart 6 Plus na isang importante sa isang smartphone, of course, is yung kanyang RAM. So, 4GB na yung pinakamahal na variant, diba? So, compared sa Infinix Smart 6 Plus na 2GB lang. So, when it comes sa multitasking, mas okay ang Tecno Spark Go 2023, pero ma-hold back yan eh, kumbaga, dahil sa kanyang super duper outdated chipset na quad-core CPU lang. So doon naman babawi si Infinix Smart 6 Plus dahil octa-core po ang kanyang CPU. So kahit na 2GB RAM siya, mas snappier kumbaga yung chipset niya compared sa Tecno Spark Go 2023 na merong 4GB nga na RAM, pero hinihila naman ng chipset niya pababa. So yun, clear winner dito sa ating phone comparison is the Infinix Smart 6 Plus. So meron kayo extra budget dyan na konti lang na may dadagdag nyo. Ayan, I suggest go for the Infinix Smart 6 Plus dahil mas better yung chipset. Malaki yung screen size niya at naka 9Hz na siya. Pero meron kasi mga ibang consumers na hindi ganun ka gusto ang mga malalaking smartphone. So yun, okay rin naman, i-suggest sa inyo si Tecno Spark Go 2023. At panigurado ako na mas magiging mabenta ang Tecno Spark Go 2023 dahil yun nga, below 4,000 pesos, 4GB, 64GB na in-offer. Kasi, let's be honest, yung mga ibang consumers, pag una silang bumibili ng smartphone, ito main key na tinitingnan nila eh. Presyo and yung RAM at ROM. So, sa ganyang selling point, makakabenta talaga itong Tecno Spark Go 2023. Mabibenta talaga itong Tecno Spark Go 2023 sa consumers. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung chipset lang talaga ang naghila pababa na itong smartphone na to. Pero, yun nga, quick reminder lang, both phones ay hindi po talaga to perfect for gaming ha. ML, makakalaro naman kayo siguro dito, pero manage your expectation, hindi po smooth ang performance. At yun, itong smartphone, itong dalawang smartphone na to ay perfect for casual usage. For example, yan, social media, nagko-call send text, online selling, online school, and of course, pag nanonood lang ng mga movies. Perfect na perfect gamitin itong dalawang smartphones na to. So marami naman ding, so iba-iba kasing category ng consumers, di ba? May gamers, may casual user, yung mahilig sa photography, mahilig sa design. Ayan, casual users talaga ang target na itong dalawang smartphones na to. So yun lang mga ka-JVlog, yung phone comparison natin between the Tecno Spark Go 2023 and the Infinix Smart 6 Plus. So sana nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo between dito sa dalawang smartphones na to.